umpisa talagang napakahirap. Sobra yung first few years na malayo ka sa pamilya mo. Naiwan ko yung tatlo kong anak, which is talagang iniyakan ko. Ngayon nire-regret ko yung bakit pa inayaan ko mamiss yung tayo na ganoon. You have kids, diba? Yes. How are they, by the way? Okay naman, pero hindi pa rin niya alam na nandito. We've been through sa gantong klase ng sitwasyon na hindi naman talaga namin ginusto. I never liked stepping out of the jail. Kasi feeling ko lahat sila nakatingin and they look at you with so much judgment. So I'm super grateful na I get to speak to mga kaselda ko before. Ito po yung naging close ko inside. Nakasama ko as, you know, fellow dancer. Kasi dito talagang, I learned how to dance. I learned how to do a lot of different things. Isa taga co-op, isa naman, right hand ko. She was my recorder. I'm a coordinator, so siya ay parang VP ng selda namin. Unfortunately, hindi nyo makikita yung mga mukha nila for privacy. And of course, yung kaso nila, it's still ongoing. So we hope na makauwi sila. Pero we get the chance to talk to them. Hi, guys! Hi. Wait, yun. Ano na nagbago dito? Okay naman ate. Sa pagbabago, sobrang dami na nagbago. Talaga. Marunong talagang sumunod. Marunong nang gumising ng maaga. Sana makita niyo siya. Ang ganda-ganda niya talaga in person. I'm not kidding. She's one of the prettiest ones. How about you? Same lang naman dati, pero ngayon mas maraming na-improve. Ito po yung girl namin from co-op naman. So, in terms of food, kinain na po niya talaga lang. Joke lang. Joke lang. And of course, my right hand. Karen, nakita mo naman eh, di ba? From the old building, compared to the old building, sobrang improvement talaga dito ngayon. Nasabi ko talaga na yung living condition namin ngayon, sobrang okay. But let's be honest, syempre nasa jail pa tayo, kayo, naghihintay pa kayo ng kaso nyo. How do you cope up with the situation? ang lalim pa nun. No. Kasi I've been here for many years. How na. Many years? 9 years. Sa umpisa, talagang napakahirap. Sobra. Yung first few years na malayo ka sa pamilya mo. Lalo pa ako, wala naman akong asawa na. 17 years na akong widow. Naiwan ko yung tatlo kong anak. Bigla na lang nag-ano sa kanila on their own. Samantalang noon, lahat puro mama. And then suddenly, bigla na wala ng mama. So yun lagi yung first few years ko dito, yun ang laging nasa isip ko. Na paano na sila, ganito. Pero siguro talagang sobrang blessed din ako kasi yung support ng family. My sisters, yung mother ko. So very active pa rin sila. Hanggang ngayon. So talaga sabi ko. 9 years yun guys ha, pahirapan yung sabi paabot. Ko, if not for them, siguro baka matagal na akong bumigay. Kasi nga di po, kasi ang hirap naman talaga yung sinever ako talaga na walay dun sa tatlo kong anak. Pero habang nadadagdagan yung taon ko dito, syempre nakakakilala ka ng mga tao na di ba, kagaya mo. Ni mami mo, kayo na nagpatibay talaga ng faith ko. Parang doon, kumuha ako talaga ng lakas. Na doon ako kumuha na sobrang pananalig ko na hindi ako bibitiw. Kasi alam ko, hindi naman ako pabayaan ni Lord. Sabi nga na, di ba, hindi ka naman bibigyan ng mga problema kaya. Na hindi mo kaya. So doon ako talaga humugot. Actually, sa labas naman, prayerful. Kaya pa! Prayerful din ako. Kaya 9 years, kaya pa! Okay. Sa labas, prayerful din naman ako. Pero, nung una kasi, parang, ano ba yan? Sa katagalan, di ba, talaga na-appreciate mo na ang laki pala natutulong sa'yo. Yung faith mo talaga lalalim. Lalo na kapag yung mga hearings mo ay nadidelay or nare-reset, nakaka-cancel. Yun patagal yung na reason why nag-9 years si, si mami. Kasi puro reset. When you say reset, it means wala. Sorry, walang hearing in 3 months time na ulit. Siguro mga 2 years na wala talaga akong hearing. Puro lahat cancel. Tapos nung tatakbo na sana, bigla namang nag-pandemic. For you, ano yung challenges mo dito? Magpa 5 years ka na, di ba? Four years. No, nung pandemic, kasi di ba, sa 5 na hearing, puro reset yun. Napakahirap. Siyempre, nag-thankful din kasi sa family ko. May support sila sa akin. Paano mo sila nakakausap ngayon? Idalaw. Ang idalaw for everyone out there, it's a way for them to converse. Video call. Paano mo inaalim mo yung sarili mo dito? Nood ng TV. Zumba. Inisip niyo ba yung love life? Anong activities na you guys do here para to grow yourself? Mga skills enhancement namin, ma'am. And you, what are your challenges now? Sa ngayon kasi may hinahandle ako isang department. No. So ako na yung nagsasabi sa kanila na sumunod lang para naman to sa kakabuti, para to sa mapabuti tayo. What's your position here ba? Sa housekeeping. So ikaw talaga nagmaman sa lahat? Yes. Wow. Ako nagmamanage pati sa ano, sa the way kung paano sila maglaba. Guys, nagugulat ako kasi noon, hindi po siya ganito.
Hindi po siya active, paganda lang, sayaw. Yun lang po talaga. Ngayon, parang sobrang responsible mo na. Oo. Mas maganda pa lang yung may ganito kang ginagawa kasi napapabilis yung oras at panahon. Hindi ko namamalayan na 3 years mahigit na pala ako dito. Have you changed on your own? Parang kusa siyang lumabas na baguhin mo yun, hindi mo na yung pwedeng gawin. Maging ganito ka na lang. Once a leader pala, kailangan ka maging good example. Yeah. Para sumunod sila sa'yo. Yeah. So, ganun yung nangyari. And then, dala na rin ng tagal ko dito, kaya parang nag-matured na talaga ako. So, masasabi kong paglabas ko, ready na ako sa outside world. Marunong na akong manimbang sa mga bagay-bagay, sa mga sitwasyon. Sabi nga nila, mind over heart. Oh my gosh, this girl used to be all heart. Diba dati ate, yeah. Way back ano, ilang she years. She compromises, she does things she doesn't wanna do because of heart. Oo. Kahit sa relationship, hindi na rin ako pumapasok basta-basta. Natuto na talaga ako. Hindi ko alam po. Ito pa talaga kausap ko. Parang nagugulat ako. Diba? May kakaiba. Oh, how about regrets? Makondento sa isang bagay. Dati kasi, alam kong meron ako pero hindi pa rin ako satisfied. Kung ginawa ko yun dati, sana wala ako dito. Mm. You have kids, diba? Yes. How are they, by the way? Okay naman, pero hindi pa rin niya alam na nandito. Oh. Alam niya, nag-work lang ako. Sabi nga sa akin, Mami, nag-iipon ka ba ng pera? Nagulat ako. Nag-iipon daw ako ng pera kasi bibili daw kami ng bahay pag uwi ko. Paano kayo nakikita? Kasi sabi mo, you're saying na you work. Hindi naman siya nagtatanong. Hindi siya nagtatanong. Uh-oh. How old is your kid? 11. Ano yung gusto mong ibigay sa kanila dahil ang tagal din na nawala? Yung time. Kasi before, laging work lang. Parang napapabayaan ko siya. Kung gusto ko lang, maisipan ko lang umuwi, sakala ko uuwi. Somehow nakaano ko talaga kasi alam mo, yung mga anak ko compared sa kanila kasi sa akin talaga, malalaki na, yes. All grown ups na. Alam mo ba na, ilang taon na, yung mga dreams ko, nagtaka ako, sabi ko, bakit every time na panaginipan ko yung mga anak ko, parating babies pa sila or toddlers, parang sila, hindi talaga yung grown ups sila ngayon. Meron ako napagtanungan, kaya mo yan napapanaginipan, yun yung bagay na namimiss mo. Which is talagang iniyakan ko. Iniyakan ko kasi Karen kasi ngayon na yung... Kasi ngayon, sobrang ganda ng relationship ko sa kanila. Napipil ko lagi yung sobrang pagmamahal nila sa akin. Napipil ko yung kasabi kanila na makauwi na ako. Sayang pala, yung panahon na marami akong na-spend na time with them. Gaya na, nag-iisa lang yung anak kong babae. Pero alam ba, wala kaming girl talk. Yung girl talk. Ang dami nating girl talks dito. Yes. Kaya nga dito, parang ano ko yung... Hindi namin pinagdaanan ng anak ko yun, nag-iisa pa naman. Hindi ko alam kung anong year siya nagkaroon ng first monthly period. Ano ba akong nanay? Ba't ko hindi ko alam yun? Samantalang yung iba, ayun, nire-regret ko yun. Bakit pa nayaan ko mamiss yung tayo na ganun? Kaya sabi ko, pag nakalabas ako dito, I will really make up for the lost time. Kaya sobrang thankful ako kay Lord. Sobrang blessing na binigay niya sa mga anak ko kahit wala ako sa kanila. Ngayon, ang dami na niyang pong anak dito sa loob. Ano yung mga fond memories natin? Ay, naku, to name a few. Yung 2000 Hail Marys na natin, umpisahan natin. So, dapat kasi yun, umpisahan mo ng 12 midnight. Matatapos nga ng mga 6 or 6.30 in the morning. Dapat kasi yun, from start to finish, talagang gising ka. Hindi ka matutulog para makomplete mo yung 2000 Hail Marys. Pero nangyayari kasi, mag-start kami na marami kami, almost 30, ganun. Pero habang lumalalim yung gabi, unti-unti na sila bumabagsak isa-isa. Ikaw naman, dear. Nagawa tayo ng beach dati. Inaamot ang madaling araw, 2 a.m. Ito yung kasama ko. Gumagawa ko ng mga star. Pangol. Yes. And mind you, magkano yung na-earn mo? Nasa mga 200 a week. Kasi mga ano lang yun eh. Mga wallet dati. Tapos kape sa madaling araw. And pansit kanton. Pansit kanton. Kahit sa mainit na tubig lang. Go. Walang nagbo-boil ng tubig dito. Yes. As in, you just pour hot water. How about you, dear? Ang dami natin memories. Magmula dun sa bid, sa wallet, and then sa parol. Na talaga naman inaabot ako ng 3 a.m. Hindi ko naman na-force sa paggawa ng mga projects. Ban pa lang ako nun hanggang sa sabi mo nga, ang bilis mo naman matuto. Tapos hanggang sa tinutukan ko siya. Tapos naalala, may naiwan tayo sa dorm 3. Ikwento mo nga yun, yung paano tayo na... Bago pa lang yung pandemic, di ba dorm 3 na talaga tayo. Nangyari, tayo yung apat yung naiwan dahil sa contact tracing. Tapos lahat kayo umuwi na, ako naman yung iwan. So hanggang ngayon, nasa labas ka na, tapos pagbalik mo, ako pa rin yung nandun sa dorm 3 hanggang sa nag-reshuffle. Oh. Sa punta ko ng dorm 2. Pinaka hindi ko makakalimutan yung nagsayaw tayong dalawa. I really remember that kasi it was such a beautiful song. Oo. Yun yung mga unforgettable memories na yan, hindi ko makakalimutan nakasama ka. Sayawan, money making project, no? Mga beads. So, may bago kaming tawag dyan ngayon, Team Payaman. Ano
Ano ba yung ginagawa ng Team Payaman? Nagsa livelihood, sa bids pa rin, tapos sa mga other stuff or accessories na pwedeng pagkakitaan namin sa loob. Soap making, ayun. You make soaps dito? Yes, yes, ate. Chocolate, yan. Chocolate making. You make chocolates too? Yes, wow. Ate. Kangkong making, kangkong How chips. How do you make kangkong? Chips? Yeah, kangkong chips, chips. Yan. So, ang dami na palang bagong project. Sobrang dami naman talaga. Ngayon nga, this may flower arrangement kami. Oh, wow! Baking! Wow. Naalala ko, pag may mga class na ganun, yeah. Unahan tayo, yes. Diba? Kasi it would be like 20 lang. Kasi syempre, security reasons. So tayo, we wanna be on the list. So, diba? Ay, pa naka-line up barista. Inaabangan ko yun, boy. Barista! Yes! Oh, yeah! Meron din kami dito ulit, kagaya ko dahil previous ko na trabaho sa Laya is call center agent. Mayroong isang company ata na nakikipag-communicate sa mga PDL to enhance our skills again. Oh my God, that's so great! So, a corporation is teaching you guys how to speak better English? Opo, yes po. Why wasn't it there when I was here? So, inaantay namin kung kailan sila makakapasok. Ang galing! So, anong kalalabasan nun? Magte-training daw dito, and then kapag nasa labas ka na, pwede ka daw pumunta dun, para dun ka na lang din mag-apply ng work. Kasi nga, we all know na kapag bagong laya ka is, baka mahirapan kami na makapaghanap ng work. Napaka-open ang mind niya and heart niya na mag-alok ng ganong klase dito na training. Thank you so much guys for sharing all these things. A message lang, like, sa mga tao sa labas. Gusto kong magbago is, yung tingin nila sa mga PDL na nakakalaya. Kasi ang hirap naman na we've been through sa gantong klase ng sitwasyon na hindi naman talaga namin ginusto. Sana, when the time comes na nasa labas na kami, ma-accept kami o let ng community outside. And then dun sa mga kagaya namin na hindi nadadalo. Actually, kahit ako, hindi naman ako lagi nadadalo, ate eh. Lalo't nasa malayang family ko. Sana mabigyan nyo kami ng konting time na mapuntahan kami dito kasi sobrang sarap sa pakiramdam na nakakataba sa puso kapag kinadalaw ka ng family mo. Lalo't nasa gantong klase ka ng sitwasyon. Yun kasi yung nagbibigay lakas din sa amin na malampasan yung araw-araw dito sa loob ng jail. You know, the way she said it, hindi mo ma-imagine na ma-appreciate mo yung dalaw. Kasi for you guys, you see each other any time of the day. Pero kami like, we look at the window and we see someone that looks very familiar. Oh my God, that's a family member. And I've not seen this person for the longest time. Iyak talaga. Diba yung luha mo talagang bubuhos na parang, someone loves me, someone cares. Oh my God, kahit isang plastic lang yun or kahit high lang yun, it's a huge deal talaga. So please, visit your loved ones in jail. Sa akin naman, huwag i-judge. Ano ba, naka-uwi na kami. Siyempre, hindi naman lahat na nanggaling dito ay masama. Siguro kaya kami din nila dito, siguro may purpose si God. Yung mga di namin nagawa before, magagawa na namin paglabas namin. Parang pinaisip lang sa amin yung mga hindi dapat. Huwag lang kami i-judge. Yun lang yung akin, tas sa dalaw. Ang ano lang naman kasi doon, yung vaccine. Kasi dapat naka-second booster sila bago sila makapunta dito. Although may non-contact, pero mas maganda yung face-to-face. Kasi nayayakap mo sila. Yun lang. Sa akin naman, kasi na-experience ko yung nagihiring tayo sa labas, nakasakay tayo sa van ng BJF. Diba yung mga nadadaanan nating tao, meron may sumisigaw, ay, nakakulong! Ay, mga ganun. Kaya, buti nga sa inyo, salbahe kayo. I had that experience kasi. I never liked stepping out of the jail. Yes, kasi feeling ko lahat sila nakatingin, and they look at you with so much judgment. Nanliliit ka kasi diba, alam mo, lalo na kung alam mo naman sa sarili mo na, naging biktima ka lang ng circumstances at wala ka naman talaga naging kasalanan. Ano? Ang sakit-sakit talaga ng ganung pakiramdam. So sana naman ang ano ko, kasi considering lalo na sa sitwasyon natin na nasa detention center pa lang naman tayo, hindi pa naman tayo convicted. So wag naman sana tayong i-judge ng ganun, di ba? Kasi kahit nga yung nagkasala na eh, na-convict na, hindi mo pa rin dapat ginagano. Eh, wala tayo pa kaya na hindi pa naman tayo talaga napapatunayan na nagkasala. Kaya yun ang message ko na lang sana sa labas. Na sana yung outside world eh maging mabait naman sa mga kagaya natin na wag tayong i-judge ng ganun. At bigyan talaga tayo ng chance na kailangan natin. Kung alam lang nila kung gaano'ng kahirap na mapunta ka sa ganitong sitwasyon na hindi naman natin ginusto. And that's our mission. Yeah. That's why, syempre, I let you guys speak to let people know kung ano talaga ang sitwasyon ng mga tao. And hopefully, sa mga shinare nyo na tao pa rin naman talaga itong mga to, diba? Like, I was in their position and I felt also na parang judged. And it's so difficult to be judged kasi kapag na-judge ka na, isipin mo, ano bang point na gumawa ng tama if feeling nila mali bawat galaw ko? So, dun ka na lang sa, di ba, dating gawin or like parang you just stay indifferent. But
here we want it to be a very proactive thing na we help out the facility that gives so much hope and gives a renewal, diba, of certain people. So I'm so glad for you guys. I know you guys are gonna go home, like, I feel it in my soul, like, 5 years, come on guys. Kayo na next, diba? Lala, ikaw, 9 years me! Uwi na kayo! So I pray for you guys all the time, and know na, people love you. Okay. Thank you! Thank you guys, I love you! Thank you, ate. Get your own corals for the upcoming holidays. They will make the most beautiful stars you've ever seen. You can make them as gifts too. You can have wallets and beaded bags designed, and all of these intricately handmade art will be created by persons deprived of liberty and former prisoners, all of which can help them in their day-to-day lives. Follow me at The Karen Beads on Instagram and order now. Or you can send donations to my PayPal account. Thank you in advance! Subscribe, like, comment, and share, and please don't skip ads! See you on the next vlog!